Idinulog na ni Taguig City Mayor Lani Cayetano sa Korte Suprema ang naging pahayag ni Makati City Mayor Abby Binay ukol sa isyu ng land dispute ng dalawang lungsod. Ayon kay Cayetano, lubang nakakabahala ang mga naging pahayag ni Binay dahil nabanggit sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Chief Justice Alexander Gizmundo. We filed an urgent manifestation and motion to gravely express no our concern no with the recent developments. Una, gusto ko lang nabigyang diin na aming mariin na tinututulan itong mga social media post na lumabas kung saan kiniklaim ng social media post na ito that allegedly Mayor Binay has spoke to nakipag-usap siya o nakausap niya si Presidente, ang First Lady at ang Supreme Court at di umano no allegedly siya ay binigyan ng assurance na tutulungan sa muling pagbubukas ng kaso. Sinabi ni Cayetano na bagamat fake news ang kumalat sa social media post, tila lumabas na may basehan ito sa naging pahayag ni Binay. Ang social media post na ito ay sinundan ng statement mismo ni Mayor Abby Binay sa isang interview na nagsasabi na nakatanggap sila ng order mula sa korte na ang kaso ay muling i-hear, no? Nakatanggap sila ng dokumento. Bagamat ang statement na ito ni Mayor Abby Binay ay pinabulaan na ng Korte Suprema, tila sinusuportahan nito ang social media post na lumabas. Ang sinasabing kaso ay ang nadesisyonan na mismo ng Korte Suprema na agawa ng dalawang lungsod sa Fort Bonifacio Reservation Areas, kabilang na ang Bonifacio Global City at ilang barangay. Pumabor sa lungsod ng Taguig ang Korte Suprema noong Abril na nakaraang taon base na rin sa mga iprinisintang ebidensya na nagpatibay sa desisyon ng isang korte sa Pasig City at gayon din ng Court of Appeals. Napakalinaw ng desisyon ng Korte Suprema at ito'y dapat igalang. Final na ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kasong ito at bilang mga responsableng mga opisyal ng aming mga respective local government units, katungkulan na namin na una, payapain ang kalooban ng aming mga kababayan dahil ang desisyon na ito obviously ay magdudulot ng maraming katanungan, agam-agam, pangampa, lalo na sa mga barangay na dati ay sakop ng Makati. Gusto ko po na ipahayag bilang mayor ng Taguig na wala sa aming intensyon ang may maantala na serbisyo publiko sa mga barangay na dati ay sakop ng Makati. Dahil anya sa mga naging pahayag ni Binay na pagdudahan ng integridad ng hudikatura, lalo na ng kataas-taasang hukuman sa bansa. Ang hinihiling namin ay ang pagrespeto na lamang sana sa resulta ng desisyon ng Korte Suprema. Gusto ko lang din nabigyan ng diin na sa mga pahayag na katulad nito, nakakalungkot kasi nakokompromiso ang integridad ng ating Supreme Court. Sa mga pahayag ni Mayor Abby Binay, parang tila lumalabas na may insider information siya. Hindi kami nakatanggap ng kahit na anong dokumento na nag-aabiso sa amin na magkakaroon ng panibagong hearing tungkol sa kaso. Hindi kami nakatanggap ng kahit na anong abiso. Hindi kami aware. Noong nakaraang linggo, sinabi mismo ni Supreme Court Spokesman Brian Kit Osaka na walang katotohanan na mabubuksan muli ang kaso at magkakaroon ng oral arguments ukol dito. Kaya't sa inihain niyang motion, hiniling ni Cayetano na maimbestigahan ang naging pahayag ni Binay. Kaya ito yung aming appeal. Ang sumunod na motion na respectfully ay linatag namin sa Supreme Court ay ang maimbestigahan ang kasong ito. Ang pronouncement si Mayor Binay at ng Makati ay nakaka-alarma. Kaya ang gusto natin ay maimbestigahan at i-compel sila no to show cause bakit hindi sila dapat parusahan ng ating korte sa ginawang mga irresponsibleng mga pahayag. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.